Good morning. This is David from Pinoy Binary Options Success Group. At ngayon, gaya ng pangako ko, tuturuan ko kayo kung paano gamitin si netdania. So, andito tayo ngayon sa netdania website. Kailangan tayo mag-sign in para makapag-download tayo ng gagamitin natin na platform. Sign in tayo. Kung wala pa kayong account dito sa netdania, libre naman magkaroon ng account. So, medyo mabagal yung internet ngayon kasi yung sakina. So, gawala kayo ng email, tapos password, and tapos sign in tayo. Ngayon, nasa netdania, na tayo sa loob, ano? Para makuha natin yung kailangan natin na charting, syempre dapat pumunta tayo sa charts. Okay, pagdating sa chart, marami kayong pagpipilian dito ng chart, ano? 5-star chart, finance chart, chart station, net station, image chart. So, para makuha natin yung gusto natin, gamit tayo na net station. Dito sa net station, kung hindi nyo pa nai-install ang netdania net station, may linko dito na download software. Java type yan. So, kailangan updated yung Java niyo sa inyong computer. Pagka na-download nyo na, install nyo, tapos pag na-install nyo na, nilitaw na ito. Launch at station. Ayan. Click here to download NetStation file. So, ayan, JavaScript yan. Okay nyo lang, tapos open nyo, tapos install nyo. Pagka hindi bago yung Java sa inyong computer, nasabing naman niya sa inyo na update your Java, so wala kayong problema. Pag na-install nyo na, so ang lilitaw doon sa NetStation nyo, sa first load ng NetStation nyo, lilitaw dyan yung maraming Windows dito, iba-iba. Hindi kagad din ito ang lalabas eh. Lalabas yung maraming Windows. Tapos, may isa na Euro USD na chart. Basta close nyo lang lahat ng Windows nyo doon by clicking the access. Magtira nyo lang itong Euro USD. Okay? So, pag nailagay nyo na itong Euro USD, meron na kasi ako naka-ready dito, ano? Pero pwede ko naman pakita sa inyo in actual. Sigurahin natin lahat ng X doon na makikita nyo so, sa inyo net station. Bawa, yan yung mga iba't ibang mga control na X. Tira nyo lang itong Euro USD. Ganyan lang bitaw. Itong, ano ngayon, itong ads dito sa right side, hindi nyo yun maaalis kasi kailangan nyo maging VIP para sa next station. Netdania, para maalis mo ito. Pero, kahit na ganun, magagamit pa rin natin ang charting platform, like this one. Meron na tayong Euro USD. Para magdagdag tayo na platform, pinutin lang natin yung instrument sa bandang taas. Tapos piliin natin dyan yung FXCM FX. Tapos pwede na tayo mag-add. Audio USD, right click, tapos open chart. So makita niya, di ba? Nawala. Ayun, nadagdagan yung ating chart. Pero malaki siya. Mamaya, ayusin natin yan. So ilan mo na yung gusto ninyo na gamitin sa ngayon, yun muna ang ilagay natin, right click lang,
tapos chart. So, tagtag lang tayo ng konti. Okay na. Tagtagin na yung mga gusto mong gamitin. So, kahit ilan yan, pwede. Si Balaalan niya ay 15 yata yung ginagamit niya. No? So, ako, nalilintan kasi ako sa chart. So, mga 6 lang ang gagawin dito. Pero nga sa inyo, gusto niyo 4 or 2. Okay, close muna natin si instrument. Nakapos natin si instrument, nakatayo na siya. So, pindutin naman natin ngayon si window tile vertically. Yung, so nakaayos na siya ngayon as tile vertically. So, ganitin nyo lang scroll ng inyong mouse. Pwede yan tumaas, pwede yan bumaba. Ayan, pwede yan mag-zoom out, pwede yan mag-zoom in. Pero dito, para may maganda ka na rito. Trader sa Guru GPUI for 1 hour. So, pwede tayo yung trade dyan. Mag-touch na. So, pwede po. Pwede po. Kapag mayroon sa lower time frame na signal, pwede natin i-trade yan for 1 hour expiry. So, patatapos siya. Mas 8 na ng umaga dito sa Pilipinas. Patapos siya ng 9 p.m. Okay, para sa pounds, sa break, retest, and continuation. Ang default nito, pagka nag-open kayo ng chart ay 1 hour. So, pwede niya pag-uhin sa 5 minutes. I-click niyo lang yung chart kung gusto niyo pag-uhin. Also, 1 minute. Nasa task na. Okay? So, ayan na. Nasa 1 minute chart tayo. Ayan na. Ayan na. Ito ang chart. Okay. Pwede ito. Pwede niya i-click to as 1 hour expiry. Ito part nito. Ngayon, nakita nyo siguro dito sa original ko meron tayo EMA. Gamit natin ang EMA 21. So itong EMA 21, madali lang naman yan. Ilagay lang natin sa kalimutan ko yata. Studies, nilagay ko lang. Studies, tapos add your study. Dito na yan, natin yung si EMA dito sa black band box. Na EMA, tapos change nyo sa 21. Okay. Ito ba yata yung aking narito. EMA 21. Dito natin dito sa click po natin itong itong Euro GPY tapos lagyan natin ang studies pwede rito ang study tapos yung Euro GPY lagyan natin ito okay click on page yan so meron na tayo yung A 20 na pwede mo yung papabain click mo lang siya tapos pwede mo yung patabain. Okay. So, andun na tayo ngayon. No? So, paano maglagay ng alert sa chart? As for example, this one. So, maglagay ka ng alert. Ito yung support niya. Kikita niyo lang yung lines. Kikita niyo yung lines sa liban ng taas. Pero ko, kung abot yan, abot ng aking ano to. Ng screenshot. Okay? Tapos add lines. Tapos, pwede kang mamili rito ng add trend line ng close, add trend line ng highlight. Yan. So, add horizontal line. Pagkakinlik mo ang isa rito, magawa. Add horizontal line ng high low. Sa close na rin, yan ginagamit yung ito lang sa close. Makikita nyo rito yun. Kita nyo yung line na white, na data ng open lines na pag ginagalaw ko mas umakit na ako kasi hinahanap niya kasi masya ilalim na kapag natin dito yan sa baba yan sa baba ito yan click nyo lang siya yung left click nyo ulit
Dito ngayon, do you want to set an alert on this line? Pwede mo i-yes yan. Pag ni-yes mo yan, magkakaroon siya ng alert. Gamitin natin ito, alert me only if the following location from the line has subscribed. Yan, above. Kasi pag ginawa mo less than this one, or exacto, mag-a-alert siya pagkalapos pa ng 0.000. Okay? So, save lang natin ito. So, meron na tayong alert doon. Nakita nyo, nag-iba na kulay ng alert natin kasi na-reach na yun. Ayan. Kanina, white yan. Pero dapat nag-alert na siya, na-lead siya. So, ayun ang nangyari. Nag-iba na siya kulay. Hindi natin nakita. Pero, kung iyaano natin yun, so, let's say, ayan. Wala ka na yun. Pinit siya. Pag naabot niya yan dito, mag-alert niya. Hindi pa natin taas para makita niyo kung paano siya patalo. Okay. Tingnan natin kung darating siya rin sa pares. Tingnan natin. Akin na ulit niya pa itong patas. Hindi pa na. Hindi pa pala akin patas kasi yung ating EMA ay kulit na. So, mangyayari dito, break siya. Mag-break niya ito, mag-aantay tayo bumalik dyan tapos straight tayo for an hour. So mahalaga itong EFA. So makikita niyo yung alert niya mamaya pagka malits mo. Okay? Okay, ganun lang ano. So ganun lang din ulit dito. Right click, studies, add new study, pagkatapos yung EFA 21. Pasensya na, medyo mahaba itong aking tutorial na, pero please, sana natin ito kayo. Ganun lang kasimple yan, yung pag-chart niya. Tapos po, click nyo lang ito ulit, sinugurahin nyo ang alert. Right click, delete. Yes. Okay, wala na ulit yung alert. Okay, ganun lang. See you. Salamat sa inyo. Happy trading for this week. Bye-bye.